purihin ang Panginoon. At sa pagkakataong ito, nais nating ituloy yung atin pong pinag-uusapan patungkol sa panalangin ng pananampalataya, the prayer of faith. Diba last time ang sabi ni James, the half-brother of Christ na ating Panginoon, sabi niya, are you in trouble? Pray. Are you in need? Pray. Are you sick? Pray. Kaya pala sinabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, sabi niya, pray without ceasing. Huwag kayong huminto sa inyong pananalangin sa anumang kalagayan, sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. As if the Word of God has been saying to us that have faith in God. Trust God in all areas of your life. Believe in God in whatever situation, in whatever circumstance that have been coming on your way. So pag sinabi niyang pray, sinasabi niya, magtiwala ka sa Diyos. Manampalataya ka sa Panginoon. Walang bagay na hindi mo ipagtitiwala sa mga nangyayari sa buhay mo. At kung masaya ka, sabi niya, magpuri ka sa Panginoon. Kung magandang kalagayan mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Still, it's prayer. Pag tayo nagkikipag-ugnayan sa Panginoon, ito po ay pananalangin. Bakit ganun na lamang na meron tayong confidence, meron tayong tiwala sa ating sarili na lalapit sa Panginoon sa lahat ng kalagayan ng ating buhay? Una, because God loves you. Amen? Dahil mahal ka ng Panginoon. Dahil mahal ka ng Diyos. Sabi sa Jeremiah 33:1, O iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo ng may kagandahang loob. So this morning, God is reminding us that He loves us. Napalpak ka ba? Nagkasala ka ba? May nagawa ka bang kamalian? Kapatid, walang kapalpakan, walang kasalanan, walang kamalian ang nagpapabawas ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kahit napalpak ka, nagkasala ka, nadapa ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Ang mahalaga lamang ay magpakumbaba tayo sa Kanya. The only thing that you must do is to humble yourself before the Lord. Acknowledge your sins, your failures, the wrongdoings na nangyari sa buhay natin. Yun lang. You ask the Lord to forgive you. And that kind of love is not a license to us to continue living in sin. Hindi yan lisensya sa atin para magpatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan, dahil hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, hindi nababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya huwag kang magatubili na lumapit sa Kanya. Pinatunayan ng Diyos yan sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng John 3:16,
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagtamasa na ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. Ibinigay na niya ang lahat para sa iyo at para sa akin. Kaya, never doubt the love of God for you. Huwag kang magdududa, huwag kang mag-alinlangan. Mahal na mahal ka ng Panginoon. No? Kaya, anumang kalagayan mo, magtiwala ka sa Kanya. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Remember the love of God for you. How He showed it. Alam mo ba, noon pa man, bago likhain ng Diyos ang buong sanlibutan, ikaw ay nasa puso na at kaisipan ng Panginoon. Amen? Diba, bago mo gagawin ang isang bagay, ito'y nasa isip mo muna, nasa puso mo muna. Kaya, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lubhang pinakamamahal niya. Bakit? Dahil sa lahat ng kanyang nilalang, kayaya nilalang ang mga bagay. No? Sa Genesis chapter 1, God created the plants, the trees, the animals, even the galaxies, day and night. Every creation was created by God for you and for me. Para sa kapakanan natin. Para sa kapakinabangan natin. Bakit niya gagawin ang lahat ng bagay na yan? Bakit siya gumawa ng mga hayop, ng mga halaman, nagbigay siya ng buwan, ng mga bituin, ng araw, ng tubig, ng lupa, lahat ng yan. Para saan? Dahil sa matinding pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Na bago niya nilikha yung tao, bago niya nilagay sa mundong ito, God prepared everything that we need. No? That we needed. Lahat ng kailangan natin, inihanda ng Diyos. Hindi ba yan pagmamahal? Noon pa man, ay mahal na tayo ng Diyos. Hanggang sa nilikha niya tayo, hanggang sa magkasala tayo, no? He did everything for us and yet we failed God. We failed to obey and yet ano na naman ang sinukli niya sa atin? Pag-ibig, pagmamahal. Ilang beses niya tayong minamahal? Ilang beses natin siyang sinuway? No? Ilang beses niya tayong inibig? Walang maliw, walang kapagurang pagmamahal ang inialay niya at iniaalay niya sa bawat isa sa atin. Convinced ka na ba ngayon na mahal ka ng Diyos? Ay, palpak ako. Alam ng Diyos yan, palpak ka. Ay, mahina. Alam din ng Diyos yan na mahina ka. Kaya nga, ibinigay niya ang lahat ng kailangan natin upang tayo ay maging malakas at magtagumpay sa buhay na ito. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Pangalawa, because God cares for you. Lumapit at magtiwala sa Diyos. Bakit? Dahil siya ay pinagmamalasakitan ka ng Diyos. Naku, maraming tao walang malasakit. Naku? They have the capacity to help. They have the ability to help. But they don't have the desire to help. Our God has the ability and the capacity to help. And He has also the desire to help.
Yan ang kaibahan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang hirap lumapit sa isang taong alam mong hindi naman nagmamahal at hindi naman nagmamalasakit. Tama po ba? Nasabihan mo, ay, eh, nakalalapit ka niya. Wala na yung mga lugod dyan. At lalapit ka kayo. Diba? Ganun ang mga sinasabi nila. Ay, huwag ka nang lumapit dyan. Kasi, wala na yung mga malasakit siya. At lumapit ka kayo. Diba? Ganun yung sinasabi ng mga taong ayaw lumapit sa kanilang kapwa na alam nilang wala naman pong pagmamahal at pagmamalasakit. Kasi bakit? I-ignore ka lang. Dededmahin ka lang. Wala lang. Parang walang nangyayari. Parang walang problema. Parang walang dapat solusyonan. No? Ganon ang ginagawa ng walang pagmamahal at walang pagmamalasakit. Pero kapag nagmamahal at nagmamalasakit, katulad ng ating Diyos, bakit tayo mag-aalinlangan na lumapit at ipagtiwala sa Kanya ang ating mga kabalisahan? Diba sabi dyan? Sa 1 Peter chapter 5, verse 7, ipagtiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Naku, ano kaya ang alalahanin mo? Nag-aalala ka ba sa future mo? Pagtiwala mo yan sa Panginoon. Nag-aalala ka ba sa pagtanda mo? Pagtanda ko? Ipagtiwala natin yan sa Panginoon. No? Nag-aalala ka ba para sa mga anak mo? Ipagtiwala natin yan sa Panginoon. No? Ano bang kinababahala natin? Ano bang ipinag-aalala natin? Eh, tayo pa naman masyadong mapag-alala. Kumakain na, bukas kaya may kakainin kami. May trabaho na, paano kaya kapag wala ng trabaho ang tatay nyo, nanay nyo? Paano kaya pag di na mag-aabroad ang kapatid nyo? Paano na kaya tayo? Akala mo naman, ang pag-asa natin nasa mga tao, kapatid. Nasa kamay ng Diyos ang ating pag-asa at ang ating kinabukasan. Amen? Ano bang pinag-aalala mo? Madadagdagan ba ng isang oras ang buhay mo ng pag-aalala? Ang sabi ng Panginoon. Kaya kung may pinag-aalala ka, ang gagawin daw natin, ipagtiwala ninyo dahil siya ay nagmamalasakit. Wow! Kung merong mapagmalasakit, pinakita na yan ng Diyos, pinatunayan na yan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, ang gagawin natin, ipagtiwala. Ibigay sa Panginoon ang lahat-lahat ng ating mga alalahanin. Pangatlo, na, pangatlo po, because you are important to Him. Yan, no? Hindi lang siya nagmamahal, kundi pagmamahal na may pagmamalasakit. Hindi lang siya nagmamahal, kundi pagmamahal na nagbibigay ng importansya sa'yo. May mga tao kung minsan hindi ka naman binibigyan ng importansya. Naalala ko noon yung testimony ni Dirko, no? Nung hindi pa siya Kristiyano, siyang nagtatrabaho, pag-uwi niya, wala siyang ulam, wala siyang kanin, wala siyang pagkain. Siyempre, pag di pa Kristiyano yung mga tao ko, minsan talaga nagkakamali at nagkukulang. Ano po? Di nila alam yung dapat gawin. Pero nung makilala niya si Jesus, no? Actually, hindi naman siya nagalit, hindi niya pinagalitan yung mga mahal niya sa buhay. No? Hindi siya nagrebelde. No? Kundi pananalangin ang mga ito. Ano po? Parang yung si Sir Noel, ganun din, ano? Nung hindi pa Kristiyano ang mga magulang niya, sa pagkakilala niya kay Jesus, hindi siya tinitirhan ng ulam, no, ng pagkain, dahil sa nape-persecute sila. No? So,
So, ganun talaga kapag ang tao hindi pa nakakilala sa Diyos, hindi nila alam ang pagpapakita ng importansya sa kanilang kapwa. At marami tayong na-encounter sa labas because they don't have a personal relationship with God. They fail to acknowledge us and give importance to us. At naiintindihan natin, ano po, pero ang Panginoon, kahit ganyan ka, kahit ganyan ako, importante tayo sa puso ng ating Panginoon. Amen? Kasi sabi nga ng Romans 5 verse 8, God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Matindi tong verse na to. Kanino namatay si Jesus? Hindi para sa mga aso. Hindi para sa mga hayop. Hindi para sa ginto, para sa pila. Hindi para sa anumang bagay na binibigyang halaga ng tao. Namatay si Jesus para sa iyo at para sa akin. Ganun tayo kahalaga sa puso ng ating Panginoon. Mindset that is according to the Word of God. At bago tayo mag-pray, makakaasa ka sa Diyos. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, makakaasa ka sa Panginoon. Sabi dyan sa Romans 8:32, isa sa mga favorite verse natin, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Grabe tong verse na to. Dahil sa sobrang halaga natin at pinagmamalasakitan tayo, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? So hinihingi ng Diyos ang ating lubusang pagtitiwala sa Kanya. Kaya pala niyang ibigay ng libre, walang bayad ang lahat ng bagay. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Amen po? Tayo po ay manalangin. Thank you, Jesus. Kaya si Lord God, makalaya po sila sa oras na ito sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, pagmamalasakit, pagbibigay ng importansya sa iyong mga anak, O God. Maging ang C127 vision, O God, dalangin po namin ang iyong provision, Lord, sa lahat ng amin pong pangangailangan sa pagtatayo ng malaking sanctuary, O God. Lord, kayo pong magkakaloob ng mga magtatrabaho. Yung excellent spirit, O God, ay patuloy na mag-manifest sa pagtatayo po nito. Salamat sa iyong provision. Salamat po sa mga kapatid namin na nagbe-birthday sa araw na ito. Salamat po sa buhay ni Kumaring Lynn Pineda, ni Agnes, Lord God, Leharde. Salamat po sa kanilang mga kaarawan. Patuloy mo po silang pagpalain ng siksik, liglig at umaapaw ayon sa panalangin ng kanilang mga puso. At sa lahat ng nagse-celebrate ng kanilang mga karawan, ng kanilang mga anniversaries, O God, Lord, we declare your manifold blessings upon their lives in the name of Jesus. At sa araw na ito, tinatalaga namin sa iyo, patuloy na dumaloy ang mga pagpapala na iyong inihanda para sa inyong mga anak. Salamat po aming Ama. Sa iyo lamang ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa mga
kapatiran natin na nauna po na nakapag-online at nandito sa ating pong sanctuary. Ano po? At nang kasama sa oras na ito, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Actually, nag-greet-greet na natin yung mag-asawa, no? Happy 31st anniversary kay Pastor Phil and Pastora Glenda. The best is yet to come. Good morning po! God bless us all!